cheese, it's your madam. Hi guys, welcome back to my channel. It's your madam. So ayan, we're here today. Lumalaban ulit tayo sa BIR because i-register na natin yung ating business after BPI. And thank God, hindi na pala tayo dumaan sa mayor's permit kasi nagkaroon ng memorandum or circular yung BIR na hindi mo na kailangan ng mayor's permit to get a BIR, a certificate of registration from BIR. Pero hindi ako sure kung hindi mo na talaga entirely kailangan yung mayor's permit sa iyong business. But because I'm an online seller, I do business online, I think hindi ko kailangan ng mayor's permit. But I have to clarify that kasi hindi ko talaga sure. And when I asked BIR the other day when we went here, hindi din nila sure. Hindi din sure ng iba. So ganun naman talagang gobyerno natin. They really don't know. So ayan, I have to clarify it again today. But I have all the documents here that I need. So tara na, mag-BIR na tayo. Pero mukhang excited. Pero sasabak talaga tayo sa giyera. Wait lang. May wallet. And of course, hindi pwede. Pag pupunta kayo sa mga offices na may kailangan kayong fill up pen, you bring your own pen. Hindi pwede yung maghiraman ng pen because delikado ngayon. So let's go inside. So ayan, galing na tayo sa loob. Pero unfortunately, hindi daw pwede today kasi parang nag-lockdown yung BIR Makati. I'm not sure why. Parang nagbigay na yung zone. Pero binigyan nila ako ng notice and by Monday, kailangan ko daw ulit bumalik next week na because they don't have anyone to assist me kasi sarado ang buong BIR Makati. So, yun yung nakakaloka. Nag-e-effort ka, but because ay, hindi mo talaga malaman ngayon sa panahong show, hindi ko sure ba't sila nag-lockdown, pero wala nang dinisclose na information why. But they're telling me na dinidisinfect yung buong building and I have to call na lang daw by Monday kung ano ba talaga yung magiging update na dito. So, let's go back on Monday and see again kasi there's no there's no online registration ata for businesses. Sana magkaroon na soon, no? I tried yung sa website ng BIR pero parang wala naman dun. Hindi ko naman alam gamitin. Ang hirap-hirap. So ayan, pero hindi naman masayang yung labas na. Nagulat ako sa kanya. Kala ko totoong tao. Si ate, walang problema. Saya, pero hindi masaya yung labas natin. We went here because I need to buy long sleeves na color white because may racket tayo bukas. At required ang long sleeves na white which I don't have kasi hindi naman ako nagpo-polo or naglo-long sleeves. So I need to buy here. Yung mga, ano lang, pang props, yung pwedeng, hindi naman yung super mahal. Kaya dito lang tayo sa the SM store. Kailangan ko lang magmukhang ano bukas. Ano ba yung role ko? Manager ng fast food restaurant. Wow! So a good friend of mine, na director, asked me to do a cameo sa kanyang series na ginagawa, which will be soon available on YouTube. Para siyang BL series, yung sikat na sikat ngayon. Sa dito sa Pilipinas na Thai series. So ayan, let's go maghanap tayo ng kasya sa akin. Long sleeve na white. Oo. So syempre, diretso ko na sa Max Wear kasi ito lang naman yung mga kasya sa mga healthy na katulad natin. Anong size is available? Anong size po ba kayo? Ano daw size ko? Magiging honest ba ako o magpapaka plastic tayo sa size? Hindi ko alam, ano ba meron? 5XL? Hanggang 5XL. Or yan, tigitay 4XL? Yan, 4XL. Siguro 4XL ako. Ah, sige. Fit ko pa ba? Hindi pa. Wala naman nag-fit ito, no? Wala pa. Kasi sa fitting room? Hindi, dito lang. Ah, sige, sige po. Tingnan lang natin kung masasarado natin yung buton eh. So far, kasha naman. Wow! Kasha naman siya, pero yung moment of truth. Ito. Ay, nasasarado. May damit pa naman ako sa loob, so... So kahit may damit tayo sa loob, carry naman siya. So far. Carry-carry, no? 2XL lang, no? Okay. Oh, kaya pa sa 2XL. Pag 3, malaki na masyado. 1 inch. Okay na itong 2. Huwag na natin sobrahan kasi pag 3 ni XL to, baka naman habulin ko yung size ng 3XL.
kailangan mahabol natin yung mga XL, large. Ang goal ko maging extra small. Kaya mo yun, te, maging extra small ako. Ang hirap imagine yun, no? Oo, te. Oo, hirap daw sabi yun, ate, imagine yun. Tingit niya ako, mahirap yun yan. Ang hirap yun. Mahirap i-achieve. Pamimili nang tayo ng tie. Yung bagay sa manager ng isang fast food restaurant. Ito ba yung sinusuot na lang? Bibilin ko yung sinusuot na lang. Mabongga na ko. Paya, gusto ko medyo mataba. Ay, ganito talaga siya. Props lang naman. Sa iyo, nagdagdag din tayo ng socks. Ayan, yung ganitong socks. Toe socks. Pero may mga daliri sa ang cure. Ito na ata ngayon yung uso. Pero mas gusto ko din to kasi nasi-separate yung mga daliri mo. Hindi siya nagigitit. So, mas comfortable, mas dry. Medyo pricey lang siya. Parang $199.75 isa. No. Pero okay na to. Try natin. If this works and if it's comfortable, dagdag na lang tayo. So, nandito na kami sa loob ng mall. I need to go to Watson's because I need to refill my medicine. So, isang lakaran na lang. Dito na kami bibili ng gamot ko. At sana walang out of stock. Or sana kompleto. Kaya, kasi nakakaloka. Madala. I usually buy yung for 1 month na para hindi labas ng labas. So, yun lang talaga yung pinagdadasal ko lagi. Sana kompleto yung stock. So, ayan, we already got home and I'm so tired. First time ko ulit na maglakad ng malayo sa MOA. Dahil yung parking namin dun sa may the SM store sa taas. And then we went to Watson's to buy my medicine. So, it's here. Yun lang yung pinamili ko today. So, things that are important. So, ayan na siya. I won't show you na kasi sobrang dami. And medicine, it's so expensive. And yes, I also bought, na-miss ko to, yung favorite namin, yung Irvin's. Wow! Ayan. So, I bought that also. And ito na yung binili natin sa SM store also. Because I will use this tomorrow sa shooting. So, I have the white long sleeves, my socks. And also, I bought from a friend of mine. An infrared thermometer. Ayan, ang bongga. So I got this for 1,900 pesos. So try natin if it's working. Nilagyan ko na siya ng battery. Oh, taray. That's how it looks. Tutok natin. 37. Ayan, pag nilayo konti. 36.7. So I really don't know kung ano yung mas accurate, yung pinakamalapit ba? Or yung medyo malayo? I will research pa on how to properly use this, kung ilang meters or ano. Pero naaliw ako dito because it's instant and you don't need to put it na sa ilalim ng dila mo or sa kilikili mo. So no contact, it's for everybody. So hindi ganun kalayo yung mga ano, so I have no fever. Dito kasi sa building namin, may ganito din. Yung guard namin, every time na kinukuhanan kami, yung temperature namin nasa 32 lang, 33, 31. Ba't ganun? May peke ba? Sabi sa friend ko, wala namang peke na ganyan. Siguro may mga ganyan lang talaga na hindi gumagana na maayos. And also, buffalo wings and things pala. Saw my vlog. Yung habang kumakain kami dyan, then I ate the bulok. And sabi ng head office nila, they really would like to apologize daw for what happened. And also ako, I really have to be honest. We order a lot from buffalo wings and things. And it's the first time na nakapag-order kami via Grab doon sa specific branch na yon. And first time din namin na experience na may ganyan. So, it's not in general na all the time may ganyan. Wala namang perfect. Even if they're big restaurants, they make mistakes. But then, it's still not an excuse. But I have to be fair also, that's really the first time. And I'm really hoping na hindi na siya mangyari ulit. Because talaga namang hindi nakakatuwang experience if it happens to you, yung mga ganon. But I really appreciate them reaching out to us and apologizing. And also, I really appreciate the quick response then and action of Grab. Bigla silang tumawag din. Parang everyone was just quick on their feet para ma-address agad. And that's something na talagang matatawag mong customer service na bonggang-bongga. So, kayo guys, if you happen to eat outside or sa isang restaurant and you're not happy with the service, you're not happy with the food, you can always, always, always find a good way. Kesa magwala kayo ng bonggang-bongga na para kayong mga ano dyan, ma-videohan pa kayo, you can always talk to the management, you can always talk to the staff, and you can always report. Don't be shy, don't be afraid to report because that's also an opportunity for them to do better next time. Huwag kayo yung mananahimik na lang kayo because it's also your right and it's also a good practice for us to actually provide feedback. Feedback that will improve people,
improve businesses, and improve others as well, kahit sa mga nagsiserve sa atin ng food. Maraming maraming salamat! I hope nag-enjoy kayo sa video na to, and please don't forget to like and share this! Siyempre, huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin niyo ang notification bell para update kayo sa aming mga uploads. Maraming maraming salamat, Dashies! I'll see you next time. Ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang madam! Madam Ellie, bye!